mag-alala. Ultimo nga ang ating Panginoong Jesus, binata, sinalubong at binangga ang suffering na yan. Siya ay naging matagumpay. At dahil ikaw ay nasa sa Kanya, ikaw din ay mananagumpay dahil kay Kristo. Sabi nga ni Paul, greater is He that is in us than He that is in this world. Ano mang pains, ano mang suffering, ano mang mga distresses ibigay ng sanlibutan ito sa buhay natin, idulot niya. Huwag tayo mag-alala sapagkat ang nasa sa atin ay ang nanagumpay na. Greater is He. Let us all close our eyes. At pagkatapos po natin, ipikit ang ating mga mata. Kung mayroon kang mga bagay na pains, or sabihin natin ikaw ay nasa suffering ngayon, anumang klase yan, at kung alam mo ikaw ay binigyan ng kalakasan ng Panginoon, nais mo itaas mo iyong kamay. O gusto mong iba sa atin dito tumanggap ng kalakasan mula sa Kanya, taas mo ngayon ang iyong kamay, no? At salamat po sa mga kamay na yan. At habang nakataas po yung ating kamay na yan, kung nangangailangan ka ng kalakasan mula sa Kanya, kung nangangailangan ka ng kalayaan, kung nangangailangan ka ng kasagutan, tandaan mo kapatid, God will use that suffering for your good. Hallelujah. Oh yes, kamag-alala, He will conform you to the image of His Son Jesus. Huwag kang mag-alala sa suffering na yan dahil nagtaas ka ng kamay. Pinapakita mo lang sa Panginoon that you're approaching Him with a humble heart, with a broken spirit, and a contrite heart. Yes, nakataas ang kamay mo na yan. You're not saying, God, I can do it, but God, apart from you, I can do nothing. Habang nakataas ang kamay mo na yan, nais ko po kapatid na, usapin mo siya, malaya kang kumausap ngayon sa Kanya. Hallelujah. Malaya mong sabihin ang nararamdaman ng iyong puso. Sasabihin ko po sa iyo mga kapatid, hindi mo na kinakailangan-explain kung bakit tumigas ang puso. Hindi mo na kinakailangan-explain kung bakit tumalikod ka sa Kanya. Hindi mo na kinakailangan-explain. Naintindihan ka ng Panginoon. All you have to do is to say, God, nandito po ako Panginoon. Nagpapakumbaba. Panginoon, minsan nagiging dahilan na magaya ko sa mga unbeliever. Nagre-reklamo sa kanilang mga suffering. Pero ngayon, Panginoon, naintindihan ko, iba pala ang tingin mo sa iyong mga anak. Salamat, Lord, isa ako doon sa iyong mga anak. You thank God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sapagkat ang paghihirap ko ngayong nararanasan, ang sakit na aking nararanasan, Panginoon, ay ginagamit mo para sa aking kabutihan. Panginoon, nakita po ninyo yung kamay ng mga kapatid kung narinito ngayon, they are lifting their lives. And God really coming before you with a humble and surrendered lives. Panginoon, hayaan mong patuloy ng maramdaman nila o aking Diyos. Hallelujah. Mangunahan ka ngayon sa buhay nila. Sumusuko sila sa iyo, Panginoon. Alam ko, Panginoon, narinito ka sa kalagitnaan nila, Panginoon. Alam ko, hinihipo mo at iyayakap mo, Panginoon. Inaalis mo yung mga insecurity, yung mga rejection, yung mga pain sa loob namin, Panginoon. We are receiving a spiritual healing right now from the greatest doctor himself, Jesus Christ. Salamat po, Panginoon. Now we can say, kagaya ng isang tao na inooperahan ng isang doktor, we can say, Lord, salamat sa pains and suffering. Sapagkat ito pala ay para sa ikabubuti ko, para sa ikagagaling ko. Salamat, Panginoon, sapagkat kontrolado mo ang suffering at pain sa buhay namin ito. Salamat sapagkat sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, hindi mo hahayaan na magkaroon kami ng trials na hindi namin kaya. Kontrolado mo, Panginoon. Hallelujah.
Kaya Lord, sa oras nito, amin pong patuloy na ipinibigay ang control sa kayo, sa iyong mga kamay, sa aming mga buhay. Lord, nakikita ko, people are crying, they are crying, God, alam ko, Panginoon, they are approaching you with a broken spirit. Sabi mo, Panginoon, sa iyong mga salita, you will not despise. You will not despise them. Hindi mo sila ipapahiya. And I know, God, nandito, Panginoon, ang iyong presensya at kumikilo sa buhay ng mga kapatid mo ito. Hindi kami mapapahiya at hindi kami, oh Diyos, tumatawag sa Diyos na hindi sumasagot at nagmamahal sa amin. You are powerful enough para makita mo, Panginoon, ang aming sitwasyon. And you are loving enough para, Lord, maging konsente sa aming mga pag-iyak ngayon, Panginoon. Panginoon, salamat po sa iyong mensahe at sa buhay ng mga kapatid kong nakataas ang mga kamay. Pagpalain niyo nga po silang mga Panginoon. Kaya ang mga Diyos, maramdaman namin ngayon, Lord, sa gitna ng aming mga weaknesses, just like Paul said, ganun din ang aming sasabihin, Panginoon, that when we are weak, we are strong. Pour out your strength upon us. Oh yes, everyone that is lifting their hands, come on. Oh yes, gamitin mo ang iyong pananampalataya sa Kanya. Sabihin mo, Panginoon,